Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo ako matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Agrikultura, Grade 4, Quarter 2, Aralin 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pamamaraan ng pangangalaga ng tanim bago, habang at pagkatapos na itanim. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan, naipakikita ang mga paraan ng pangangalaga ng pananim, pre-care, during, at post-care. Mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim. At panghuli, na isasagawa ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Tanong, tugon, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Una, ano-ano ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ang sagot, ang sexual na pagpaparami ay gamit ang mga buto mula sa pagsasama ng pollen at ovule, habang ang asexual na pagpaparami ay gamit ang bahagi ng halaman tulad ng sanga o ugat. Ikalawa, ano-ano ang mga halaman na maaaring maparami gamit ang sexual na pamamaraan at asexual na pamamaraan? Ang sagot, sexual na pamamaraan, palay, mais, mangga, kalabasa. Samantalang sa asexual na pamamaraan naman, saging, kamote, tubo, rosas. Ikatlo, bakit kailangang alamin ang mga pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ang sagot, para mapadali ang pagpaparami ng halaman, maparami ang mga uri ng halaman at para masigurong maganda at malusog ang ani. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Think, pair, share. Ipakita ang mga larawang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa mga halaman. Hayaan na ang mga bata o ang mag-aaral na pumili ng kanilang kapareha. Isagawa ang gawaing ito at sagutan ang mga sumusunod na gabay na mga tanong. Tingnang mabuti ang mga larawan. Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga nakikita nyo sa mga larawan? Ang sagot, batang nagtatanim, paglilipat ng halaman, buto o binhi, hanay ng mga halaman o tanim, at halaman na umaakyat sa trellis. Ikalawa, sa iyong palagay, paano pinangangalagaan ang mga halaman? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagtatanim, tamang paglalagay ng pataba, regular na pagdidilig
at paggamit ng suporta tulad ng trellis. Ikatlo, bakit mahalagang pangalagaan ang mga halaman? Ang sagot, mahalaga ang halaman dahil nagbibigay ito ng pagkain, hangin at tirahan sa mga hayop at tumutulong sa kalikasan at kalusugan ng tao. Dumako na tayo sa paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una ay ang pagbubungkal. Ito ay proseso ng pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga taniman, pagsasakahan o pagtataniman. Ikalawa, pagpapatubig. Ito ay pamamaraan ng pagpapanatili ng halumigmig ng lupa para sa kanilang paglaki. Ikatlo, abono. Ito ay maaaring natural o nabibiling produkto sa pamilihan na karaniwang nilalagay sa lupa para madagdagan ang mineral ng lupa. Ikaapat ay ang trellis. Ito ay karaniwang gawa mula sa kahoy, metal o plastic na nagbibigay ng suporta sa mga gumagapang na mga pananim. Dumako na tayo sa mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim. Ang pangangalaga ng mga pananim ay mahalaga upang matiyak na ang mga ito ay lalaki ng malusog at magbibigay ng magandang ani. Sa makabagong panahon, maraming pamamaraan ang ginagamit upang mapanatili ang kalusugan ng mga halaman, mula sa tradisyonal na mga teknik hanggang sa paggamit ng mga makabagong kagamitan. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, hindi lamang napapataas ang ani kundi napapanatili rin ang kalidad ng mga produkto at ang kalusugan ng lupa. Unahin na natin ang pagbubungkal. Ito ang unang yugto sa pagtatanim ng mga halaman. Ito ay tumutukoy sa pag-aayos o paghahanda ng lupa sa pamamagitan ng pagbukas, pag-angat, paggawa ng mga tanimang pagsasakahan o pagtataniman. Ito ay mainam ng pamamaraan upang mapuksa ang mga halamang ligaw at mga peste. Ito rin ay makatutulong para magkaroon ng espasyo ang lupa upang makadaan ang hangin papunta sa mga ugat ng halaman. Gumagamit tayo ng asarol, piko, trowel, pala, araro at iba pang mga kagamitan sa pagbubungkal ng lupa. Ikalawa ay pagpupunla at pagtatanim. Ang maganda at dekalidad na mga buto o binhi ay isa sa mga dapat isaalang-alang sa pagpupunla at pagtatanim. Depende sa uri ng pananim. Ang karaniwang lalim ay ipinupunla sa lupa ay 1/2 hanggang 2 pulgada para magkaroon ng sapat na halumigmig. Sa pagpupunla at pagtatanim, isaalang-alang ang mga tamang distansya ng mga halaman para magkaroon ng sapat na pagitan sa kanilang paglaki.
Ikatlo ay pagdidilig. Ang mga halaman ay nangangailangan ng tubig upang hindi matuyo. Subalit, ang dami ng tubig na idinidilig ay nakadepende sa iba't ibang uri ng mga pananim. Maraming pamamaraan sa pagpapatubig ng mga halaman, gaya ng manual na pagpapatubig, drip irrigation, at sprinkle irrigation. Ika-apat, paglalagay ng pataba. Kapag ang lupa ay nangangailangan ng sustansya, kailangan itong lagyan ng pataba, manure o compost, para madagdagan ang sustansya ng lupa. Ang paglalagay ng pataba ay maaaring ihalo sa lupa bago magtanim o kaya ay ilalagay sa tamang layo mula sa halaman. Ikalima, pagpupuksa ng mga halamang ligaw. Ang mga halamang ligaw ay isa sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang mga ani. Madadagdagan ang mga gastusin, madagdagan ang insidente ng mga peste at mga sakit ng mga halaman. Para mabawasan ang pagdami ng mga halamang ligaw, may mga iba't ibang uri ng pamamaraan gaya ng manual weeding, mechanical weeding o chemical weeding. Ang manual weeding ay karaniwang gumagamit ng karit ang mga magsasaka. Ang mechanical weeding naman ay gumagamit ng makina para matanggal ang mga halamang ligaw gaya ng cono weeder, power tiller o basket hoe. Ang chemical weeding ay gumagamit ng commercial na herbicides para mabawasan o mawala ang mga halamang ligaw. At ika-anim ay pagpuksa ng mga peste at sakit ng halaman. Gumagamit tayo ng pestisidyo upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. May iba't ibang uri ng pestisidyo at may iba't iba silang mga kaukulang gampanin. Ito ay ang herbicides, insecticides, fungicides o fungicides, molluscides, and rodenticides. Samantala, ang mga magsasaka o bawat Pilipino na mahilig magtanim ay hinihikayat gumamit ng mga natural na pestisidyo para mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Ikapito ay paglalagay ng balag. Ang mga halaman na gumagapang at umaakyat ay nangangailangan ng suporta. Ito ay tinatawag na trellis o balag na maaaring kahoy, metal o plastic. Ang mga halamang gaya ng upo, kalabasa, sitaw, bataw at patani ay nangangailangan ng balag. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim? Ang sagot, iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga pananim, pagtutubig, pagpapataba, pag-aalis ng mga damo, pagsasala ng mga peste, paghuhugas ng mga dahon. Ikalawa, bakit kailangang isaalang-alang ang mga ito? Ang sagot, upang mapanatiling malusog ang pananim, upang makakuha ng mas mataas na ani at kalidad, upang mabawasan ang paggamit ng kemikal at mapangalagaan ang kapaligiran, at
upang mas makatipid sa mga resources. Sagutang papel ng pagkatuto. Gawain bilang isa, alagaan natin, layunin, natutukoy ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng naitanim. At naisasagawa ang iba't ibang mga pamamaraan ng pangangalaga ng mga pananim bago, habang at pagkatapos ng itanim. Narito ang mga kagamitang materyales na kailangan natin. Una, mga pananim mula sa aseksual at sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng pananim. Ikalawa, natural na abono at pestisidyo. Ikatlo, sprinkle. Ikaapat, trowel. Para naman sa mga panuto, una, panatilihin ang grupo sa nagdaang gawain. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa iba't ibang mga pamamaraan ng pag-aalaga ng mga pananim. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang ng pag-aalaga ng mga pananim. At ikaapat, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawain ito. Narito ang mga pamantayan. Lagyan lamang ng check kung naihanda o naisagawa ng maayos ang mga gawain at X naman kung hindi. Una, naihanda ang lahat ng mga kagamitan para sa gawain. Ikalawa, naisagawa ng tama at maayos ang pagbubungkal. Ikatlo, naisagawa ng tama ang pagpupunla o pagtatanim. Ikaapat, naisagawa ng tama ang pagpapatubig. Ikalima, naisagawa ng tama ang paglalagay ng pataba. Ikaanim, naisagawa ng tama ang pagpupuksa ng peste, sakit ng halaman at halamang ligaw. Ikapito, naisagawa ng tama ang paglalagay ng baklad o balag. Ikawalo, isinaalang-alang ang mga dapat tandaan sa pangangalaga ng mga pananim. Ikasyam, nagagamit ng tama at maayos ang mga kagamitan. At ikasampu, nasagot ang mga tanong kaugnay sa aseksual na pagpaparami ng halaman. Narito ang kabuuan at tala para sa mga mag-aaral. Pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Una, bakit kailangang malaman ang mga iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga pananim? Ang sagot, upang matiyak ang kalusugan at magandang ani ng mga pananim, maiwasan ang sakit, at mapabuti ang kalidad ng mga produkto. Ikalawa, ano-ano ang maaaring epekto nito sa atin, sa mga hayop at kapaligiran kung hindi natin maayos na naisasagawa ang mga wastong pamamaraan ng pangangalaga ng pananim? Ang sagot, sa atin, maaaring bumaba ang ani at kalidad ng pagkain. Sa mga hayop, maaaring maapektuhan ang kanilang tirahan at pagkain. Sa kapaligiran naman, maaaring tumaas ang polusyon, masira ang ekosistema, at makabawas sa biodiversity. Pagninilay sa pagkatuto, gawin ang lingguhang reflection log. Una,
Ang pinakapaborito kong gawin ngayong linggo ay... Ikalawa, ngayong linggo natutunan ko ang... Ikatlo, ngayong linggo ang aking ipinagmamalaki ay... Ikaapat, sa susunod na linggo gusto kong pagbutihan ang... Gawin ito sa iyong kwaderno. Tukuyin natin. Tukuyin ang pamamaraan ng pag-aalaga ng mga halaman. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Una, ito ay ginagamit upang masuportahan ang mga pananim na karaniwang gumagapang gaya ng ampalaya, sitaw at bataw. Ang sagot ay trellis. Ikalawa, ito ang tamang lalim ng binhi o punla mula sa lupa. Ang sagot, tamang lalim ng pagtatanim. Ikatlo, ito ay karaniwang nilalagay sa mga pananim upang mapuksa ang mga peste at sakit ng mga halaman. Ang sagot, pesticide o pamuksa ng peste. Ikaapat, ito ay inilalagay sa paligid ng pananim lalo na kung kulang ng sustansya ang lupa. Ang sagot, pataba o abono. Ikalima, ito ay karaniwang ginagawa upang maiwasan ang pagkatuyo ng lupa, lalo na ang mga pananim. Ang sagot ay pagtutubig. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.